Magandang araw po. Salamat po sa Diyos sa isa namang mabuting pagkakataon pinagkalob sa atin. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ako po si Junard Padua. Sa pagkataong ito, samahan niyo ako at ibahagi ko sa inyo ang epektibo na paggamit ng alubati gamot sa maraming mga karamdaman. At isa din po ito na superpods ayon sa pag-aaral. At mayroon siya kasing amazing benefits at tinatawag rin siya ito na fantastic dahil mayaman po ito sa calcium, zinc, manganese at iron at mataas po ang kanyang vitamin A, vitamin C at mayroon din siyang lutein and beta-carotene, pampalinaw ng mata. Mayroon antioxidant, anti-inflammatory. Mayroon din siya B-complex, vitamins. Nakatulong ito sa pagpatibay ng ating mga buto at ngipin dahil mataas po ang calcium content niya. Nakatulong din po ito sa pagpalusog ng ating puso. Nakapag-regulate po ng blood pressure. Maganda po sa digestion. At naka-control din ito sa anemia. Makatulong ito sa may ulcer. Nagpapalakas ng immune system. Anti-cancer din po ito. Positibo po ito panggamot sa mga piksa. Dikdikin mo lang at itapals mo sa may piksa. Mataas po ang kanyang soluble fiber or dietary fiber. Kaya maganda po siya sa pagpababa ng timbang. Nakatulong din po ito sa pagpadagdag ng gatas ng mga nanay na nagpadidik at marami pang iba. Matagal ko na po ito sinama sa aking diet at ito po ang pinakamalaga na kinukonsume ko sa araw-araw kasama yung malunggay dahil ito lang ang pinakamura na maraming benepisyo yung gulay at madali lang itanim. Nagtatanim ako dito. Ang paggamit nito pwede siya gulay, igisa, pwede haluan ng sardinas, pwede halo sa lahat ng gulay. Pwede ihalo sa pagluto ng noodles. Pwede din salad. Masarap po. Nasubukan ko na mag-salad nito. Pero sa pagkataong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang pinaka-epektibo na paggamit. Dahil ayon po sa ating pagsaliksik, ay lahat po ng prutas gulay ay maganda na kainin natin hilaw. Kasi pag linuto na po natin ito, mabawasan po ang kanyang nutrients. Hindi na po ito. Kaya ang advice po ay hilaw. Ngayon, para makain natin na masarap, ang ating sangkap, mayroon din tayong pakwan, marami pong binipis ito at mayroon tayong tatlong. Ang gawin na natin ito mga kasambahay, atin pong gawing smoothie, gaya ng palagi natin ginagawa. Lagay natin dito. Lugasan na po ito ng ayos, dumaan na po sa tamang protocol sa pag-disinfect. Nababad na po ito sa baking soda na may tubig. Tatlong cup po ito, ang ating dahon. Tapos ito pong ating pakwan. Tatlong cup din po ito. Pareho lang sila ng dami para linagyan natin ito para maging magandang lasa. Masarap siya inumin. Dito kayo, subukan po ninyo mga kasambay, mga kahelte. Makatikim kayo ng masustansya na masarap pa. Smoothie ng alugbati. Lagyan natin ng tubig. Kalahati lang ilagay natin ng tubig. Tama na po ito mga kasambahay. Ang importante lang kasi dito na madurog siya na maayos para hindi siya gabal po inumin. Ang bango po, malakas po ng amoy ng alubati. Ipat po natin dito sa ating lalagyan, baso. Ati po kasi kami nito sa misis ko. Ito po mga kasambahay, inumin natin ito isang bisis sa isang araw sa loob po ng dalawang linggo. At inumin ko na. Mga kasambahay, inom tayo. Masarap po siya, mga kahelte. Doon sa linagay po natin na pakwan at linagyan natin ng tatlong kalamansi. Kaya balance po ang kanyang lasa. At sana po ay sa maliit na paraan, nakabahagi ako sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. Lahat po ng aking mga viewers na nakipagtiyaga, makikinig sa aking video mula pa sa umpisa, paki-like na lang, paki-share, pindutin ang notification button para palagi kayo updated. Ingat po tayo palagi dahil andyan pa yung COVID. Huwag tayong kampanti. Susunod tayo sa protocol ng ating gobyerno para hindi tayo maging problema. Maraming salamat po sa pagbibigyan nyo ng oras sa inyong panonood. Maraming salamat po sa Diyos.